Isa na naman pong kabanata ng pagpapagaling ng Panginoon ang ating narinig sa ating banal na ebanghelyo. Pero nais ko pong bigyan ng pansin ang kakaibang treatment ni San Marcos sa kanyang banal na ebanghelyo. Lalitigit ito pong tungkol sa pagpapagaling ng anak ng isang babaeng taga Seropenica or the Seropenician woman who is a pagan, who is a Gentile. At ipinakita po roon on the other side of Jesus, kung kay San Lucas po at kay San Mateo, hindi po ito nabigyan ng pansin. Dito po kay San Marcos, Saint Mark dealt with the humanity of Jesus. At ito, pasikreto siyang pumunta sa lupain ng Tiro, sa isang bahay doon. Siguro gustong mag-day off, siguro gustong magpahinga. At bilang tao, meron siyang mood swings, may preference swing, may preference choice kung sino ang kanyang kakausapin. And this is true for all of us when we try to come up with our own spirituality. We have to know ourselves, to know where we are. Minsan tayo pagod, minsan tayo nangangailangan ng pahinga. And maybe this is what the Lord wants to do, to go away from the crowd, to rest, to relax, away from healing session. Pero ito po ang nangyari. Nabalitaan po ng isang babae na hintil, na taga Seropenica, na ang kanyang anak na babae ay inaalihan ng masamang espiritu. Kaya naman lumapit siya at nanikluhod sa Panginoon. At ang sabi niya, ipinamanhik niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak. Ngunit dinedma siya ng Panginoon. Hindi lang yung kanyang initial reaction ang pagdedma ng Panginoon, pero sa kanyang salita ay itinuring yung babaeng aso. To be treated like a dog is really a humiliating experience. Sabagat ang aso po'y madumi, and dogs, stray dogs, are considered dirty, filthy, and unclean. Pero magkagayon pa man, ang babae pong ito'y payag na na siya ay maging aso o maging siyang tuta. And with a bit of sense of humor ay sinabi niya, dahil sabi ng Panginoon, kailangan busugin muna ang mga anak, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. At buong kababaang loob na sinabi ng babae, oo nga po, Panginoon. Ngunit ang mga tuta man pong nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong na lalaglag ng mga anak. Natats po ang Panginoon sa kanyang kababaan ng loob at sa kanyang pananampalataya. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Mga kapatid, pinagaling ba ng Panginoon yung babae? It is because of the response of woman, the response of faith, the response of faith with humility, na ang babaeng ito'y nagpakita ng kababaan ng loob at ng pananampalataya. At dahil sa kanyang sinabi, kinalugdan siya ng Panginoon. Iniwan nga ng demonyo ang kanyang anak. Sometimes we find the ways of God harsh and cruel. But with faith in our heart and with a little sense of humor, we can discern that after all, God decides not out of whims and caprices, but He has reasons and wisdom to do so. Maaring hindi po
natin ganap na naintindihan ang kalooban ng Diyos. Pero may dahilan po ang lahat. Sometimes God delays for us to experience healing. Why? For us to be renewed. For us to change our life. For us to know the Lord better. For us to change our lives. Amen.